So for today's video vlog nga mga sir, ay magpapalit po tayo ng tapaludo ng Honda TMX 125 Alpha na Gen 1 at naka XRM front shock and front fender pala tayo. So dito mga sir, magswasap kami nung pinsan ko. So ito po yung itsura ng Gen 1. So pure stainless po yan at napakaganda po nitong pang Gen 1. So bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayo ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga mga sir, magkakalag muna tayo ng mga tapaludo natin. Ayan, kung gusto po ninyo mag-convert ng disc brake sa harap, meron po tayong mga tutorial nyan at dun sa may hydraulic. So pati po dito sa pag-convert ng front fender ng XRM ay nag-gawa din po tayo ng video tutorial dyan. So ito mga sir, nakalagnan na rin natin yung tapaludo nung pang Gen 1. So ikakabit na po natin siya dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So ito po yung latest model ng TMX 125 Alpha mga sir. So mas babagay po kasi yung stainless para sa akin. At magpapalit din kami ng tapaludo sa likod in the future na po yan. Papakita ko na lang po sa inyo yung update nyan mga sir. At gagawa rin po pala tayo ng video tutorial about dito sa oil cooler. So abang-abang lang po kayo sa channel ko mga sir, dahil marami po kayong matutunan na pagko-convert dito sa mga motor natin. At ganyan na nga po yung magiging itsura nya. Napakataas nga po kasi naka XRM tayo na front shock dito. So after 2 days mga sir, sa pag-inspection ko, tumatama po yung susian dito sa ilalim, dito sa may tapaludo natin, kasi medyo mataas po yung tapaludo natin dito sa harap. So meron po tayong gagawing pinagbabawal na technique dito. At ganito po yung mangyayari kapag ka nag-convert po kayo ng front disc brake sa harap, lalong-lalo na kapag ka gumamit po kayo ng XRM shock dito mga sir. Talagang tataas po yung stock na tapaludo po ninyo. So yan, kapag ka na tansya na nga po natin yung gusto nating taas dito sa may tapaludo natin mga sir, ay magsusukat po tayo dito mga sir. So ganito po yung gagawin natin. Magbabare na po tayo dito mamaya. Ipapababa po natin yung tapaludo natin para gumanda po yung tayo nya. Mas makikita nyo po yung ganda ng tayo nito kapag ka naka manipis na gulong kayo or naka low profile at naka lowered kayo mga sir. So bali ganito po yung magiging itsura nya. At para kapag ka umuulan po ay hindi po nababasa yung paa natin at hindi po na puputikan or nababasa rin yung sa may makina natin. So para hindi na po tayo bumili ng front fender extension dito. So bali ganito na po yung magiging itsura niya mga sir. So yung sa harap kanina ay medyo umatras po siya. So ganito na po yung magiging itsura niya mga sir. At maglalagay lang po tayo ng palatandaan dito para kapag kabinarena po natin ay saktong-sakto po yung pagkakabutas natin dito mga sir, para gumanda po yung pagkakatayo niya. So kumuha lang po tayo ng paku dyan or pentel pen para maglagay po tayo ng palatandaan para dito po natin siya babarenahin. At syempre after po natin masukat yung pagkakatansya natin dito sa may tapaludo kung saan natin siya babarenahin, ay tatanggalin na po natin yung front fender natin mga sir at magbabarena na po tayo dito. At bago po tayo magbarena mga sir, ay maglalagay muna tayo ng 2x2 dito sa pagitan ng front fender natin para hindi po yan masira kapag ka pupukpukin natin ng martilyo yung pinaka-guide natin dito mga sir, para mas maganda po yung
pagkakabarena natin. So para diretso at mas pulido po yung pagkakagawa natin dito. Syempre alalayan nyo lang po para hindi po gumagalaw yung tapaludo natin. So kahit gabi po ay gumagawa tayo ng motor natin. So may mga konting adjustment po kasi tayong ginagawa. Bago ko po i-upload po ito ay talagang gusto ko po pulido yung gagawin natin para may kabuluhan naman po yung ipapakita kong vlog sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya. So dito mga sir, dyan lang po tayo magbubutas. Hindi na po natin bubutasan dun sa kabila. So magkabilaan lang po yung bubutasan natin dito at tag isang piraso lang po yan. So kapag ka nabutasan na nga natin mga sir, ay itulak nyo lang po yung pinagpukpukan natin ng martilyo para pumantay lang po siya. At wala naman pong kupi yan mga sir. At saka pagkatapos nga po nyan ay kumuha lang po kayo ng mahabang stick or tingting. At ipantay nyo nga po siya dito kung tama po yung butas niya. At ipasok nyo nga po yung tingting sa may butas dito. At pagkatapos nga po nyan ay papakuin na natin siya dito mga sir. At para mas maganda po yung pagkakabutas natin at pantay na pantay po yan. Pagka hindi po kasi lapat yung butas dito sa isa't isa ay magiging tabingi po yung tapaludo natin. Baka hindi nyo po malagyan ng turnilyo kapag kailalagay na natin itong tapaludo natin sa harap. So syempre kung paano po yung ginawa natin dun sa kabila ay ganun din yung gagawin natin dito sa kabila din mga sir para pumantay po yan. At tapos na nga po natin siyang barinahin mga sir at ilalagay na nga po natin siya dito sa motor natin. At nakalimutan ko palang sabihin mga sir, so medyo na damage po yung tapaludo natin dito. Meron po siyang ukari ito dahil tumatama po yan sa susian natin. So dinoktor na lang natin at ginawa na lang natin ang paraan para pumantay po ulit yung shape ng tapaludo dito mga sir. At yan, okay na nga po yung tapaludo natin. Pwede na po natin siyang ibalik sa dati at install na rin po natin siya mga sir. Ganito na nga po yung magiging itsura niya mga sir. Compact na compact at talagang may konting space lang din po siya dito sa may gulong natin. At talagang napakaganda rin ng tayo. Tapos syempre sasakyan po natin yan at tatry po natin i-shock dito sa harap. So papaganain po natin yan. So yan po, medyo malayo na yung susian natin dito. Hindi na po siya tumatama dito mga sir para kahit malubak po kayo ay hindi po siya sasagad sa may tapaludo natin. So ganito na po yung magiging itsura niya mga sir at talagang gumanda yung tayo niya at napakaganda po ng pagkakagawa natin mga sir. So yan, ito po yung putik-putik kahapon nung hindi pa natin nagagawa yung tapaludo natin. So dyan, hindi na po ninyo kailangan bumili ng front fender extension dito sa ilalim. Ayan, medyo maganda na po yung tayo niya mga sir at hindi po siya sumasayad dito sa gulong natin. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin sa pag gagawa ng front fender natin. At
Huwag nyo nga po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. The world is not enough.